Makakasama natin muli ngayong Lunes si National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya. ADG John, good afternoon and welcome back. Thank you. Well, thank you. Every Monday kasama natin. No, he's a regular, oh, 'di ba? Si ADG John. Pero alam mo, tuwing nandito ka, mainit ang issue sa'yo. Ganun ba? Oo. Dahil, eto nga, may tanong na para sa inyo ang ating mga kasamahan sa media. Yes. Na si Tuesday New ng DZBB. Ang kanyang tanong, na iparating na po ba kay PBBM ang ginawang paglalagay ng China ng floating barrier sa paligid ng Bajo de Masinloc? At ano po ang reaksyon o disposisyon niya o ng gobyerno tungkol po dito? Yes, magandang tanong yan, Tuesday. Unang-una po ay naihanda na po ng National Security Council ang aming report sa ating Pangulo tungkol sa nadiskubre natin sa Bajo de Masinloc na may barrier. No? Lahat po ng mga pangunahing pangyayari sa Bajo de Masinloc, sa Ilungan Shoal at sa buong Kalayaan Island Group ay lagi po naming pinaparating sa ating Pangulo because he is, of course, the chief executive of the country. At sa ngayon po ay inaantay po namin kung anong magiging tugon ng ating Pangulo dun sa report na hinihanda ng National Security Council. Okay, sigurado na hindi yan magugustuhan ng ating Pangulo, no? Pero syempre we need his official reaction about this. Pero ang tanong rin ng ilan, kaya nyo bang sagutin to, ADG, kung pwede bang tanggalin ng Philippine Coast Guard ang mga boya na ito o hindi? Kasi Chinese Coast Guard ang naglagay. Hindi ba ito magdudulot ng lalo pa raw na tensyon kapag inalis ito? Well, bilang kasagutan po dyan, gusto ko lang i-emphasize na ito pong Bajo de Masinloc ay napakalapit sa Zambales. No? Mm-hmm. Ito pong lugar na ito ay within the 200 nautical miles exclusive economic zone ng ating bansa. Bilang parte ng ating EEZ, tayo po ay may karapatan dyan, no? Ang yun pong tinatawag na maritime entitlements natin, particularly para po sa ating mga mangingisda. Mm-hmm. At kailangan malaya silang makapag-mangisda dyan. Mm-hmm. Maliwanag na maliwanag po yung 2016 arbitral ruling kung saan itong Bajo de Masinloc or tinatawag na Panatag Shoal or internationally as Scarborough Shoal ay may karapatan ng ating mga mangingisdang makapag-pangisda dyan ever since, no? Mm-hmm. Mula pa centuries ago. Mm-hmm. So, ibig pong sabihin, kung ang tanong po ay may karapatan ba tayong tanggalin yung linagay na barrier, meron po. Mm-hmm. Maliwanag po ang international law dyan, ang UNCLOS dyan, at may karapatan ng ating bansa na tanggalin yung inilagay ng Chinese mm-hmm. Coast Guard. Eto naman, meron ding isang sandbar malapit sa Pag-asa Island na tinambakan naman ng crushed corals. Ano po ang indikasyon nito? At ano ang gagawin ng pamahalaan at ang magiging tugon dito ng gobyerno? Alam niyo po, yung naging reaksyon ng Chinese government doon sa environmental regulation, no, sa Escoda Shoal at Sabina Shoal ay political drama daw di umano ito ng ating bansa. So, dito naman po sa Sandy Cay ay aalamin po natin kung ano ba talaga nangyari. No? Mm. Kasi unang-una, yung mga crash corals na inaitambak dyan, sino ba talaga nagtambak dyan? No? Pangalawa, ano po yung mga circumstances na nangyari? So, in the meantime, dahil ito pong balitang ito ay kapuputok lamang, uunahin po muna natin yung pag-verify. No? Okay. We must verify the circumstances and facts behind what happened here. Kasi nga, baka sabihin na naman ay gumagawa na naman tayo ng political drama out of fiction. No? So, para masiguro natin yung ating magiging hakbang, the first thing we must do is due diligence. Mag-investiga po tayo at alamin natin kung ano pa talaga yung circumstances na nangyari. Okay, paano naman, ADG, matutulungan ngayon ng gobyerno ang mga mangingisda dyan sa Zambales na hindi makalapit dyan sa Bajo de Masinloc kung saan marami sanang mga isda silang mahuhuli? Yes, prioridad po ng ating pamahalaan na tulungan ng ating mga mangingisda kahit saan man sila, whether they are in the West Philippine Sea or in other parts of the country. So, ang ginagawa po natin dyan, na naipakita po natin sa ating mga kababayan through videos and narratives, at kasama rin po yung media, ay nagbibigay po tayo ng tulong. No? Yung ating pong mga barko mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, kasama rin po ang Philippine Coast Guard, ay nagdadala ng mga supplies ng
tawag po ito, gasolina. Gasolina. Oo, gasolina. At nagdadalhin po sila ng mga pagkain, mga canned goods para sa ating mga manggisda para matulungan sila sa kanilang paglalayag. At ito pong ginagawa natin, matagal na po natin itong ginagawa. And we will continue to do so dahil ito pong West Philippine Sea, yan po ang yaman ng ating bansa at kailangan po makinabang ang ating mga kababayan. Maraming salamat, ADG John.